Hello everyone and hello world! Sa video ito ay tuturo ko kung paano kayo mag-edit ng inyong videos na walang watermarks. At ang gagamitin natin ay ang ating mobile phone. Bilang isang YouTuber at content creator ng YouTube, ang isa sa pinakamahirap gawin ay ang pag-i-edit ng videos. Minsan, kailangan nating alam yung mga iba't ibang application na kadalasan ay nagagawa lamang natin sa tulong ng laptop. Ang una nating gagawin ay pupunta tayo sa ating Play Store at ida-download natin ang InShot. So pag i-download ninyo, ay i-type nyo ito at kung makikita nyo ang icon na to, yun po yung inyong i-click. Kung wala pang InShot sa inyong mga cellphone, ang makikita ninyo dito ay install. Pero dahil meron na po akong InShot, mababasa natin yung uninstall at saka open. Once na na-install nyo na po ang inyong InShot na app, ganito po ang magpapakita. Yun po, InShot. Tapos, may video, may photo, may collage, may mga libre rin tayong material. Pag sinabi nating material na to, ay free pong ma-download yung iba. Yung iba po may mga free, yung iba po ay pro. Ibig sabihin, pag sa pro, mas maganda, mas marami ang inyong ma-download. So, pwede nyo i-download yan, free po iyan. Pero, kailangan nyo pa po muna ng internet connection kapag dina-download nyo po ang mga ito. Halimbawa, dito sa flower, ayun o, may 32 stickers free ka dyan. So, madadownload po yan, mapupunta sa inyong InShot na app. Okay, kung mapapansin nyo dito, meron tayong advertisement. Kailangan nyo hintayin ito na matapos. Huwag nyo i-X kasi kapag i-X nyo yan, hindi nyo sila madadownload. Parang yun na yung bayad ng pagda-download ninyo, kaya naging free, ay kailangan yung panoorin yon. No need naman na po na install ninyo yung pulse na yan. So, skip nyo lang po siya. So, nandirito na po yung iba na, na-download na po natin. Pagkatapos po natin, ay, so installed na dyan kung nakikita nyo ha, balik na po tayo dito sa ating InShot. Pagbalik po natin dito, makikita niyo yung video, photo, and collage. Siyempre, ang sinabi ko sa inyo ay ang pag-video editing. So, click-click nyo lang yung video editing. May makikita kayong new. Ibig sabihin, bagong i-edit mo yan. Maghahanap ka ngayon ng i-edit mo na video. So, halimbawa, ay gusto mo yung una, tsaka yung huli. Ayan, dalawa. Mag-check ka na dyan. Okay, dito makikita nyo yung dalawang videos ninyo. Ngayon, meron ditong mga options dito sa icons natin dito, mga function keys, may canvas. Ang canvas kasi pag pinindot mo yan, pwede mong i-adjust yung video mo, pwede mo siyang i-zoom. Yan, mga ganyan po ang mangyayari kapag ginamit natin yung canvas. Okay? Pwede rin siyang ibang size, mga ganyan. Yan. Since ang gagamitin natin ay para sa ating YouTube channel, so yung 16:9 yung ating gagamitin. So click-click mo lang yung check. Ngayon kung gusto mong mag-add ng mga text, pwede na po dito mag-add ng text. Basta i-click nyo lang yung text. Ayan. So, magta-type ka na ng welcome. At sa welcome na yan, meron kang pagpipilian. Dito sa color wheel, pipili ka po dyan ng color. Kung gusto mong lagyan ng border, yan, pipili ka rin. Yan, mayroon ng border yung welcome mo. Kung gusto mong lagyan ng shadow, i-on mo lang yun, magkakaroon na siya ng shadow. Ayan, sa label,
Ganyan naman yung label natin. Okay, and then yung opacity. Pwede kayong mag-discover po diyan. So, ayaw natin yung label. Pindot lamang yung merong red na line. It means no. Okay, so for example, yan na yung kinuha natin. Yung text gusto mong palitan, yung font mo, you just go to the fonts here and then choose. Yung iba dito, kailangan mo pa siyang i-download. Yung iba nakalock kasi kailangan mo yung pro bago mo magamit yung mga iba't iba dito. Pero ito pwede nang gamitin. Ayan, yung Alex brush. Sige, gamitin nyo yung Alex brush. Ganyan, welcome. Ayan. Pwede mong ilagay po diyan. Okay, pagkatapos mo, you just click check. Ito ang kagandahan po nito. Ay, pwede mo siyang i-adjust. For example, yung welcome gusto mo hanggang doon sa part na yan. So, pwede mong ilagay. Pwede rin namang ganyan. Okay, kung i-edit natin, ang edit lang na pwede natin gamitin dito ay yung font, yung color, yung text, yung alignment. Kung gusto mo siya sa center o hindi, pwede rin dito. Ito, nag-a-adjust siya. Ayan, you just discover it. Mag-a-adjust po siya. Lalaki yung letters natin and so on. Kung makikita nyo dito, ito naman ang pwede natin gamitin. Ayan, kung paano siya papasok. Okay, palaki ba siya? Paliit ba siya? Pag ganun ba siya? Nandito yung in, meron din tayong out. Kung sa out naman, gusto mo mag-exit siya sa ganitong paraan, ito, gawin din yung fade na siya, yun yung mangyayari. Ngunit yung iba dito, like yung, yan, pwede ka pang maglagay ng loop. Ayan po siya. Ayan. O kaya ganun. Kaya ganyan lang. Pwede po. Pero yung iba kasi ay kailangan mo magkaroon ng subscription dito. Pero kung gusto nyo ganyan lang, okay. Tignan natin ha, kung i-play natin. O, diba? Ganyan yung ginawa natin kanina. So, pwede mo siyang i-adjust. Pwede pa ganyan para ang gagawin ninyo ay maiksi lang. Ayan po. Ganyan po yung gagawin natin sa pag-de-design po natin ng ating video. And then, meron din tayo ditong sticker. Kung okay na kayo dun sa text, you just click yung check. Pero kung gusto nyo lagyan ng sticker pa, marami ditong mga free. Pwede rin maglagay ng pictures mo, GIF mo, mga iba't ibang sticker. Ayan po, marami. For example, gusto mo ilagay yon. Lagay mo doon. Ayan, nandito rin, no? Kung gusto mong hanggang sa isang part siya mayroon, pwede rin. Kung gusto mong panoorin yung ginawa mo, just click mo lang yung play na yan. Ganyan po yung mangyayari. So, nasa discarte na ninyo, at saka sa layout ninyo, kung paano nyo pagagandahin ang inyong mga videos. All you need to do is discover it. And then, lagi click lang yung check. Meron din tayo dito yung plus. Kung makikita nyo yung plus sign, pwede kayo magdagdag dyan. Pwede yung blank. Blanko siya. Ayan. Gusto mo black muna. And then, ganun pa rin. Pwede rin magdagdag ka na rin dito ng music. You just click music. Merong tatlo dito. Hello. Dito may tracks, may effects, and yung ating record. So, pwede kang pumili dyan kung ano ang i-insert mo. Sa tracks, mas mainam kung ang gagamitin mo ay galing sa ating YouTube audio library. I-download lang natin yung mga music na yon at pwede natin ilagay dyan. Ganun din, pwede naman kayong mag-record. Magsasalita kayo. Hello po! Ayan, dahil sa nagkaroon po ako ng bisita kanina. So, gagawa tayo ng ating InShot na kung saan paano natin matatanggal yung ating watermark. So, yun na lang ang ituturo ko dahil dun sa ibang parte naman na at iba-ibang feature nito ay nagawa na natin. So, halimbawa, so ito bago kasi yung gagawin natin. Pag may bago tayo, so, click-click ko lang yung ginawa natin kanina. Kung makikita nyo, meron tayong ano dito, yung ating InShot Pro. So, for using ko lang po ito, ha.
Yan, kasi sinave ko na kanina yung una. Ngayon kasi, kapag first time mo talagang gamitin, for example, inedit mo ito, pag isi-save mo na siya, natanggal mo na yung inshot, yung watermark niya, next na i-edit mo, yung na-edit mo na yon ay hindi na magpapakita yung inshot. Pero gusto ko ipakita kasi sa inyo paano nyo tatanggalin kung sakaling may inshot po siya o watermark yung ginawa po ninyo. I-click nyo lang po yung X. Makikita nyo itong tatlong ito, yung InShot Pro, Remove Permanently, and saka Free Remove. Doon po tayo sa Free Remove. Sa Free Remove, kung mapapansin ninyo, ay meron tayong ads. Sa ads na to, kailangan mo siyang tapusin kasi parang yun yung katumbas nung pagkakawala o pagkawala ng watermarks. So, hintay-hintay lang tayo ng ilang segundo. Yan, malapit naman na pong matapos yung seconds natin. 4, 3, 2, 1, 0. Ngayon, magpapakita ito yung download now about dun sa app na to. Hindi mo siya kailangang i-download. So, you click mo lang yung cancel. And then, yung X. And then, click mo na po yung save. Ayan. So, pipili ka na dyan kung gusto mo ng high quality, pwede mong i-choose yung 1080p. Pero since ito lang muna sa akin, pwede na po ito sa YouTube. Ayan. So, makikita nyo itong isang ad. So, i-X mo lang po iyon. And then, hintayin mo na po na mag-convert yung video mo sa MP4 na walang watermarks. Good po yan. Hintayin lang po natin siya. Hindi nyo na po kailangan na i-click yung remove ads dito sa baba. Okay? So, hintayin na lang po natin hanggang sa ma-convert po natin yung ating video. Ito na po yung ating InShot. Ayan po. Wala na po siyang watermark. Maraming salamat sa inyong panonood. Laging tandaan, ikaw ay matututo kung gagawin ito ng bukal sa puso. Maraming salamat. Hanggang sa muli.